kasama ko si Brother Romy. Ano po, at masaya ko. Masaya po ako eh. Brother Romy, bibigyan kita ng paningula sa iyong ano, anak po. Naiyak ako eh. Magandang araw mga kaibigan, Luzon, Visayas at Mindanao at sa ating mga kababayang OFW. Kumusta po kayo? Ganoon din po ang ating mga kapatid na mga ka-business, ang ating mga kapatid na mga ka-papi. Magandang araw po sa inyong lahat mga kaibigan. Ako po muli si Taong Galak. Sa araw na ito, ang ating pong reaction video ay medyo kakaiba. Ito po ay sa sentro sa ating spiritual na pangangailangan at sabagay Sunday naman ngayon. Pero hinihiling ko mga kaibigan, kung hindi mo gusto ang ganitong mga klaseng topic, ay laktawan mo lamang at humanap ka lang ng mga usapin na gusto mo. Ganun din po, kung hindi ka pa naman po naka-follow kay Ka-Business, follow natin Ka-Business Official and then Papa Dance. At syempre, huwag po ninyong kalimutan naman si Tao Kala. Tayo po'y magpapatuloy mga kapatid, makalipas lamang ang munting paalala. So yung mga ka-business, makikisuyo po, pakisuportahan natin si Taong Gala. No? Yan, Taong Gala po. Yan po ay reactor ng Ka-Business Official at Papa Dean's TV. Nagpaalam po yan mga ka-business, ayun na, pakisuportahan po natin siya. Taong Gala. Opo. Salamat po na marami, God bless po. Okay, buhay na mga kaibigan, ito na nga po. Kung inyo pong nakita sa ating pong intro, ito po si Tatay, ang kwento po ni Tatay Rooney. Si Tatay Rooney, kung ating pong matatandaan, siya po yung taong tumulong kay Christian. Siya po ang susi para si Christian ay maibalik kay Ka-Business. Nung nagkita sila ni Ka-Business, hindi niya inaasahan ang kwento. Sapagkat nabanggit ni Tatay Rooney na isa siyang dating preso, nakulong. Nagbago ang buhay dahil naging pastor. At ngayon nga po, nung nakita niya si Christian, ay hindi niya binitawan sapagkat naging larawan kay Christian ang kalagayan ng mga presong nasa kulungan na kanyang binabantayan. Bakit kayo humantong sa pagkakulong ng 8 taon? Okay. Dito po mga kaibigan, nagkaroon ng pagkakataon na si tatay ay maglako at hindi niya inaasahan mapadako sa bahay ni Ka-Business. At dahil dito, sinamantala na ni Ka-Business ang pagkakataon. Tanungin si tatay, so bakit ka humantong sa 8 taong pagkakakulong? Ano nga ba ang kwento ng buhay ni Tatay Rooney? Ano po yun eh. May inupahan po akong bahay. Apo. Nagpapaupa rin ako ng kwarto. So yung umuupa rin sa akin ay ito na alam na droga ang kanyang naging hanap buhay. Kung hugihin siya ng mga pulis, kung ako yung tumatayo may ari, ako yung nagpapaupa. Kasama ako at nakulong. Marami kahit... Nakakalungkot isipin mga kaibigan, ano? Naghahanap buhay ka lang. Pero mayroong nangungupahan sa iyo na hindi mo alam na mayroon namang hindi magandang ginagawa. At dahil nga doon, nang hinuli ng pulis, kasama siya dahil sa kanyang pag-aari ang bahay. Isang kasalanan na kanyang binuno sa loob ng kulungan na hindi niya ginawa. Pero dahil nga sa kahirapan, wala siyang magawa. 8 taon niyang pinagdusahan. Alam niyo po mga kaibigan, ang kwento ni Tatay Rooney ay minsan napakahirap. Along the way, habang pinapakinggan ko siya, siya ay naging pastor sa loob ng kulungan. Pero nabanggit niya rito sa kanyang kwento na naging backslider siya bilang Christian. So, Christiano siya pero naging backslider siya. Pakinggan pa natin ang kasunod na kwento. Marami. Kahit hindi po... Nilabutan ako. Kahit hindi po Christian, nakikinig at binigyan ako ng pagkakataon ng mayor doon na magkaroon ng oras bawat selta na mangangaral ako. So nung nakulong si tatay at na-internalize niya mga kapatid na ito na yung pagiging buhay preso niya. At dahil nga sa isang backslider Christian siya, doon niya napukusan yung pagtuturo.
Kaya naalala ko, mga kaibigan, mga kapatid, naalala ko, si Tatay Ronnie ay parang yun ang buhay ni Jonah. Si Jonah po, kung ating pong titingnan, di ba sa kwento ng Biblia, siya po ay yung binigyan ng Panginoon ng order, ng task na pupunta sa Ninive para maisalba. Pero hindi sinunod ni Jonah, sumakay siya ng barko papunta sa ibang lugar. Pero habang nagbabiyahe, sumama ang panahon, nalunod ang barko. Kinain si Jonah ng malaking isda at iniluwa niya doon sa Ninive. Hindi pa rin siya nakatakas. Bakit ko naikwento ito? Kasi kung titingnan natin, ang buhay ni Tatay Ronnie magkahalintulad sa buhay ni Jonas. Hindi pa rin niya natakasan ang kanyang obligasyon sa pagiging Kristiyano. Akalain niyo yun, mga kaibigan, nakulong siya sa isang kasalanan na hindi naman niya ginawa. Sabi niya, inosente siya dahil hindi naman niya alam na ang naninirahan ay isang nagdadala ng droga. So, napakahirap sa ganun. Pero, nung nakulong siya, naging daan sa kanya para mabago ang buhay at may pagpatuloy niya ang misyon. Ang pagkakataong ito, kung atin pong titingnan, ay hindi ordinaryo. Marahil ay pinagtagpo ang pagkakataong ito para makita natin ang two sides of the coins ng parehong kwento ng buhay. Bakit ko sinasabing parehong kwento? Kasi po si Ka-Business tumutulong din. Pareha silang misyon, pagtulong. Si Tatay, pagtulong sa spiritual na pangangailangan ng tao. Si Ka-Business, pagtulong sa pinansyal at pangangailangan ng tao na nasa lilayan ng ipunan. Magkaiba nga lang ng estado. Dahil si Tatay nasa estado ng buhay na kailangan niyang kumayod, kumilos para kumita. Samantala si Ka-Business naman, sa pamamagitan ng pagbablog, dito niya ipinagpapatuloy ang kanyang misyon. Nakikita natin. Ibig sabihin, mga kaibigan, minsan, anuman ang katayuan natin sa buhay, kapag mayroon tayong gampanin dito sa mundo ay hindi natin matatakasan. At ang masakit lang dito, dahil katulad ni Tatay Ronnie, kailangan pa niyang pagdaanan para ma-internalize niya ang kanyang misyon, ang isang masalimuot na yugto ng kanyang buhay. Kaya nga kung mga kaibigan, kapag tayo ay dumadaan sa ganitong sitwasyon, huwag tayong malungkot. Huwag tayong mawala ng pag-asa. Maliwanag ang sinabi ni Tatay at ni Ka-Business. Sabi ni Tatay, huwag lang tayong lalayo sa Kanya. Huwag nating ilalayo ang ating sarili sa Diyos para magpatuloy tayo mabuhay. Sabi ni Ka-Business, nabanggit sa vlog na ito, nabanggit niya, ayon nga sa banal na kasulatan na ang Panginoon ay ang ubas, ang puno ng ubas at tayo ang sanga. Kapag lumayo tayo sa ubas, sa puno, ay magiging walang saysay ang ating buhay. Tuloy po natin ito. Senta seta nangyari. Binibigyan ako ng pagkakataon. Kahit na color coding lang, ay di ko kasi meron sa ito. Mission, ano? Parang mga namumuno, nanungkulan niya ako, wala naman ako panungkulan. Pero binigyan nila ako ng pagkakataon na makapangalan. Di po ba? So, masaklap ano? Kasi kailangan pa niyang pagdaanan. Parang si Jonah. Tumakas siya pero hindi siya nakatakas sa kanyang misyon. Binalik siya sa Ninive. Si Tatay naman, kailangan niyang pagdaanan ang isang madilim na yugto para siya ay dalhin sa kulungan. At doon pala, mababago ang kanyang buhay. Ang pagkakaiba lang dito, dahil sa hindi inaasahang pagkakataon, ginamit naman si Christian para magkatagpo sila. So dito, yung unang pagkikita nila ni Ka-Business ay binigyan niya ng initial na puhunan. Kaya nga si Tatay ay naglalako, nakapagtinda. Para unti-unti kahit papano ay maibalik ni Tatay ang kanyang normal na buhay dito sa laya. Alam niyo, napakahirap kasi, di po ba? Sa estado natin, minsan kapag galing ka sa kulungan, may diskriminasyon kang matatanggap. Hindi ka basta-basta makakapagtrabaho. Pero itong pagkakataon na naranasan ni Tatay sa kahirapan dito sa laya, minsan nga hindi siya kumakain, minsan wala siyang pera, nagtitiwala lang siya sa Diyos. At kaya nga napunta siya kay Ka-Business, no? Kaya hindi sinasadya
Marahil itinakda talaga ito. At sa kanilang paghihiwalay, binigyan ni Kabisnes si tatay ng pangdagdag na puhunan. Ay, dagdag mo yan sa puhunan mo at kung ano ba yung iyong kailangan. 1,000, 2,000, 3,000, 4,000, 5,000. So sobrang nakakasaya, ano po. All in all, mga kaibigan, ang aral na makikita natin dito, katulad ng sinabi ko kanina, una, magtiwala lang tayo sa Diyos. Pangalawa, hindi natin matatakasan ang misyon natin dito sa lupa. Bawat isa sa atin ay may obligasyon at may misyon na gampanan. At ang misyon na yan ay hindi natin matatakasan. Si Tatay Rooney, ang kanyang misyon na itinalaga sa kanya ay ang baguhin ang mga tao at bigyan ng supply sa pamamagitan ng kanilang spiritual na pangailangan. Si Kabisnes, ang kanyang misyon ay ang magbigay tulong at pag-asa sa mga taong dumarahop at naghihirap na nasa laylayan ng lipunan. Pero pareha sila dumaan sa pagsubok. Si tatay, para ma-internalize niya, dinala siya sa kulungan. Si Kabisnes, bagamat nasa laya, sa kabila ng lahat na gumagawa siya ng kabutihan, may mga tao pa rin nang babato sa kanya ng negatibo. May mga tao pa rin nang baba sa kanya ng negatibo. Pero ang kagandahan lang doon, sapagkat si Kabisnes matatag dahil puno siya. Puno siya ang kanyang puso, puno ng pangaral ng Diyos. At may takot siya sa Diyos. Iyan ang pinakamagandang susi. Kapag ang isang tao ay may takot sa Diyos, magpapatuloy kang gumawa ng kabutihan. At hindi mo papansinin ang anumang mga negatibong bagay na binabato siya. Bakit? Wala ka namang liability sa kapwa tao. Wala ka namang, kumbaga wala ka namang dapat ipaliwanag sa mga tao. Ang dapat na ipaliwanag at may liability ka doon kung anong ginawa mo habang naririto ka sa lupa. Sabi ko nga sa inyo, kakaibang reaksyon na ito, mga kapatid, araw ng Linggo. Pero at least, meron tayong napagnilay-nilayan. Meron tayong napulot na kwento na sa pagkakataon na habang tayo ay naririto, meron tayong obligasyon gumawa ng kabutihan. At ang kabutihang ating itinatanim dito sa lupa, yan po ang kabutihan na magiging reservation natin para maabot natin ang pangarap, ang pangako ng Diyos sa atin na mapasama tayo sa Kanya. Patuloy lang po natin suportahan, mga kaibigan, Kabisnes Official at Papa Dels. Siyempre, maraming salamat din po sa suporta kay Taong Alam. At ipagdasal po natin si Tatay Rooney na sana po ay magpatuloy at hindi magsawa sa paglilingkod sa Diyos. Marami pa pong mga nasa lansangan ang nangangailangan ng spiritual na pangangailangan. Ganon din po si Papa Dens at si Kabisnes. Ipagdasal din po tayo natin na hindi po sila mapagod sa kanilang misyon sa pag-iikot sapagkat marami pa pong nasa laylayan ang higit na nangangailangan. Ganon din po naman tayo, ang ating papel at obligasyon lamang, mga kaibigan, ay ang ating taus-pusong suporta sa kanila. Huwag lang po nating iskip ang ads, sapat na po yun na tulong para may pagpatuloy ang kanilang mga gampanin at misyon. Sa muli po, mga kaibigan, ako po si Taong Gala. Hanggang dito lamang po tayo. Maligayang araw ng Linggo at sana po ay may napulot tayong aral at inspirasyon sa buhay ni Tatay Rooney at ni Kabisnes. Hanggang sa muli po, mga kaibigan, mabuhay po tayo. Sa so, mga kabisnes sa makikisuyo po, pakisuportahan natin si Taong Gala, no? Yan, Taong Gala po. Yan po ay reactor ng Kabisnes Official at Papa Dean's TV. Nagpaalam po yan, mga kabisnes. Ayun na, pakisuportahan po natin siya. Taong Gala. Salamat po na marami. God bless po. Amen.